So yung third game on the list natin na anime games naman is Seven Deadly Sins Origin. Ah, di ba, Wholesome? Ooh. So, yan, according dun sa... Oh, alright, meron tayo pag-usapan nice. Na... Let's go deep into that later. Ito, mahaba pero, yata itong... Huwag naman! Huwag naman. Pero yung ano kasi, yung naging news about dito sa bagong Seven Deadly Sins Origin na game na to is... Actually, mukha siyang AAA title eh. Kasi it's going to use Unreal Engine 5. Oosh! Talaga? Yeah. And then, yeah. And then, first na-announce yung Unreal Engine 5, actually, 2022 pa. Pero, recently, is naglabas sila ng additional gameplay footage noong GDC 2023. So, basically, is na-confirm dito na character is yung anak ni Meliodas si tsaka Elizabeth si Tristan Liones. Yeah, si Tristan. And then ang sabi nila is currently in development daw siya for consoles, PC and mobile. Hindi ko alam na ang Unreal Engine 5 can support pasok pala mobile? Ang ano no. Yun nga eh, hindi ko alam eh. Talaga? Pero so far yun yung release platforms niya. Sa mga hindi nakakalam, okay. Actually, popular tong anime na to. Kasi, ano siya, mainstream siya, di ba? Nasa shonen siya. Ang naging shonen siya. Ang naging problem lang is yung na Game of Thrones to eh. Sobrang ganda nung first season na animation niya. And then, yung next proceeding seasons is parang PowerPoint presentation na lang. So, yes. Yeah. Quality. Bumababa yung level. Yeah, so, dahil siya, alam mo tong anime to. Ano masasabi mo dun sa, what do you think of this upcoming game? Unreal Engine 5, and then it's about 7 Deadly Sins. Siguro tatry ko siya. Pero, like, ano yung gameplay niya? May ano na ba sila? Kung paano? Ah, based dun sa gameplay footage, is mukha siyang RPG na if Genshin Impact style, parang ganun. Tatry ko siya. Tatry ko yung game. Playing as Tristan? Yeah. Kasi nakita ko dun sa trailer. Exactly. Nakita ko dun sa trailer is meron parang mag-switch ka ng characters mo. Abang ano. Parang Genshin Impact din siya. Hindi siya. So hindi ka naka-focus kay Tristan daw. And then multiple Tristan. Types of characters siya. Pwede ka mag-shift to ganitong character depende dun sa ano. Ang tawag dito. So... Maganda. So, ibig sabihin may character ka na hindi pa pwede naman mo na magagamit from the anime kasi patay na siya. Unless it's a gacha game. Oo. May character okay, argument lang, ako sa every time na ano mo eh. Oo nga eh. Every time na nakakaano ko, hirana eh. Yeah. Pero, kung gacha game siya, pero, I don't know. Hindi ko rin alam kung kaya canon. Para siya yung ano. Oo, no. Kung canon ba siya. Wala pang na-mention dun sa plot eh. Pero... sa Final 7 Deadly Sins parang napaka and then Unreal Engine 5 it is something eh parang may A game dito eh triple A game yung dating yeah something we're looking forward so kayo itatry nyo siya may malaking possibility na itatry siya kasi yun yan na-enjoy ko yung anime na-enjoy ko yung manga binabasa I think ni sides ngayon yung sequel no. Yung the four horsemen of horsemen yung kwento ng mga anak nila so yeah hindi lang namin sure kung paano i-thread yung story nito pero it's anime anything can happen so yes anything can happen lalabas daw si San Goku eh basta ma-revive si ano no si Escanor Escanor Sunshine. Natapos mo ba, Jen? Hindi ko pa siya natapos. Yung anime, hindi ko pa natapos? Hindi ko pa. I'm pero, sorry. Kaya ano sinabi niyo yung ano siya? Okay. Namatay pala siya. Spoilers, nakalimutan namin na... I'm sorry! Hindi niyo tinanong, it's okay. In-assume namin na perfect yun. Hindi ko pa siya. Hindi ko pa siya natapos. Napanood ko siya, pero hindi ko pa siya natapos. Ay, oops. Oops. Before pa natin ma-spoil si Shell, no? Let's move on dun sa next one. Sa buong one. Ano? Mm-hmm.